plano. Ano daw sa presentation nyo? Explain this. Sige, ako na lang bahala, tapos kayo na lang i-assign ko sa mga parts nyo. Okay ba yun? Sige, ganito na lang. Sabihin mo na sa amin ano yung kailangan mo at hahanap kami ng paraan para makatulong. Kasi kahit anong study ko, unti pa rin yung grade ko. At ang dami-daming projects na ginagawa namin. Yung grades ko pa rin, ganun pa rin, maliit pa rin. Kahit anong gawing projects ko, at ililidin pa nila ako. Wala na ba silang hiya? Hindi ko masasabing okay lang yan kasi hindi naman talaga okay. So, pwede ka lang naman siguro magsabi sa mga teacher mo na ganito yung problema mo na lagi ka na lang nagiging leader, tas ang dami mo nang ginagawa, tas yung iba mong kagumpo hindi tumutulong sa mga project mo, diba? Kasi Agatha Louie, stay strong na lang. Stay positive ka, okay? Ama si Agatha at Maddie, stay strong, at tapos mag-reach out ka na lang, and you know what? Hug na lang. Yun yung pinakamaganda gagawin natin ngayon. Saya natin na. Siyempre. Ano meron? Parang nararamdaman ko na wala na talaga akong problema. So since nandito lang naman tayo, eto na lang. Ha? Naalala mo ba yung una tayo nagkita? Oo. Nang umiiyak ka? Oo. Nakakatawa, no? Kung kailan ang lungkot mo, dun mo kayo makikilala. Ngunit ngayong masaya ka na, oras na. Oras saan? Basta ha, pag-iiyak ka, okay lang yan. Basta't huwag na huwag mong kakalimutang umiti. Kahit may problemang dumating, just always look at the positive side. Eh kasi bagay sa'yo na kasi mga. Dapat always ka lang nakasimay. Okay? Weird. Of course naman, Maddy. Dahil ikaw nagsabi. So, nauna na pala si Ate Mada, no? Mm. So, ako na pala sunod nito. Paano ko ba ito sasabihin? Ah, ito na lang. Alam naman nating hindi fair yung buhay, di ba? Oo. Oh. Very unfair. Maraming ups and downs. Maraming privileges na exclusive lang sa iba, pero hindi sa atin. Pero, nasa atin na yun kung paano natin to i-face. Paano natin haharapin yung mga problema na pupunta sa ating buhay. Paano natin tratratuhin yung mga pagsubok. Kung susuko ba tayo o lalaban o di naman kaya'y hindi na lang bibigyan ng pake. Naalala mo yung una nating pagkikita kasama sila Ate Maddie at Ali? Oo. Diba ang lungkot mo nun? Umiiyak ka pa na disturbo po mo pa yung tulog ko? Oo. Tingnan mo nung dumating kami. Diba sumaya ka? Oo. Sure. Pag alam mo naman yung sinabi ni Ate Maddie, diba? Oo. Na pag malungkot ka, always smile. Si Ate Maddie na yung nagsabi nun, kaya kailangan mong sundin yun. Siya pa naman pinaka-ate natin, di ba? Kaya,
alalahanin mo na lang pag malungkot ka, yung sinasabi niya palagi sa iyo na bagay sa iyo mag-smile. Pero kung haharapin mo rin naman yung mga pagsubok, harapin mo na lang ng may enthusiasm, 'di ba? Yung may smile, kasi kahit na mabigat, alam mo sa sarili na kaya mo 'to. Kahit na mahirap, kahit na mahirap talaga yung challenge, yung pagsubok, always face it with a smile, because why not, 'di ba? 'Di ba? Oh, 'di ba? Why not na lang face it with a smile instead of being a scaredy cat? Yung pa sinasabi nila, 'di ba? Ah, oh, 'yun, yung hope siguro. Pero bakit kanina po niya sinasabi 'yan? Kanina si Ate Madi. Ngayon ikaw. Ano ba mangyari? Ikaw pala, Agata. Sana pala sila Madeline at Simon. Kanina, dito lang sila. So, eto na pala yung last. Narinig mo naman yung mga sinabi nila, di ba? Oo. Sana hindi mo yun makakalimutan. Kahit di mo kami nakikita, nandito pa rin kami sa tabi mo. Get mo? Ha? Alam mo na yun. Kahit hindi mo na kami nakikita, nandito pa rin kami sa tabi mo, parang ganon. Sana kahit wala na kami, hindi mo pa rin kami makakalimutan. So, huwag na huwag mong papabayaan sarili mo, ha? So, nasaan yung presentation nyo? Nasaan yung presentation nyo? Nasaan yung presentation nyo? Teka lang, sir. Yourself, remember, darling, don't look for me, I'm just a story you've been told, so let's pretend a little longer, cause when we're gone, everything goes on. That I'm happy as we pass the setting sun. Someday